candidate ID, yung kamabaw. Kaya direction muna. Kami ni Amr, we've been collaborating, we've been working on since college. We've been working on stories. And I think even during that time, we've always wanted to write about how complicated our relationship with our abusers. I mean, we're not even talking about a certain regime. We're talking about during the time that we were colonized, up to the time that we voted strong men into position. You know, it's a very complicated relationship. We vote them into power. We know that they abuse us, and yet we are in awe of these abusers. And so, nung I think na crystallized lang siya during the pandemic because we had nothing else to do. And doon namin na nasulat yun. It was really parang reaction sa mga nangyayari. We wrote this in 2021. Katatapos lang namin gawin ng About Us, which was in October of 2021. And then a month after, ginawa namin itong Your Mother's Son. It was really just a reaction sa mga nangyayari because at that time, I think we all here feel we were helpless, anong nangyayari sa atin. And also we were reflecting on the idea na bakit tayo nagpapaabuso? Bakit tayo pumapayag? So yung condition na yon, and na kumbaga na crystallize siya with this drama na apat na tao lang, and somehow gusto namin parang i-reflect or i-challenge or i-question yung tanong na yun. I-challenge yung tanong na yun na bakit tayo nagpapaabuso. All right. Are there any questions from the audience? Fanny, back and pass the mic. Thank you. Please introduce yourself. Sorry, hindi namin kayo makita kasi from here. Hi, I'm Gerald po. Yung question ko, mas malaki ba talaga yung kay Cobor? Okay. Hey, that's a... Hihirap lang masagot din. Hindi, mas malaki nga burat ni Kokoy. So, I mean, well, yun nga, like with the media call that we had, no? Parang, yun ay naging jokes around, yun ay naging fuss around. Joke ba yun? Charis. No, but seriously po, yung question ko kay Derek June. Kasi, curious lang po kung ano yung process ninyo with directing your actors, especially since in this film, ang daming intimate scenes. So, may special ba kayong ginagawa, I don't know, on set para maging mas comfortable sila sa mga pinapagawa ninyo. Yun lang po. Well, unang-una, I chose to work with actors na lagi ka nang nakatrabaho because I also want to feel safe. Much as I want to give them a safe space, I also wanted to feel safe that, you know, I would be working with actors who know that I only have good intention and we are all storytellers. Yung process, we went to the location, I think, weeks before the actual shoot na kinuna namin using our iPhone. Mga iPhone namin, kinuna na namin yung buong, basically, yung buong pelikula. And then, I don't usually storyboard my movies kasi nabubore ako pag nag-storyboard. Parang feeling ko I have nothing else to discover when I'm shooting. But for this film, because I wanted everybody to feel safe, naka-storyboard yung lahat ng, especially yung mga intimate scenes. So, minsan, pag hindi makuha yung gusto kong blocking, pinapakita ko sa kanila yung board. So, yun yung naging process. And then, we're all part of, kasi nag-manage kami ng mga talents at one point, yung Idea First, and they're all part of the Idea First talents. And so, pamilya kami. So, nung ginagawa namin yun, we nagtatawa ng pangako kami. Masaya kami kasi magkakakilala kami. Okay, any other question? Question for the back? Okay. Alright, anecdotes muna.
mga nangyari during the shoot that is beyond na. Sige, after this, ano? Sina si muna. Well, unang-una, ginawa natin to at the height of the pandemic. So, having seen it the first time actually in Toronto when it premiered, when it had its world premiere, para siyang figment of imagination eh. Tapos, nung napanood ko na siya, totoo pala siyang nangyari. Basta something happened eh. Yun nga eh, kasi siguro dahil dun sa sitwasyon nga rin ng lockdown and force to good na, hindi ka pwede umalis, tapos hindi mo na alam sa paputa-utak mo. Yung binanggit ni June kanina, no, yung about his process of directing actors, siguro isang pwede kong maalala talaga na very distinct. The first time I saw the film in Toronto, nagulat ako na ganun siya kabigat. Kasi while we were doing it, never felt any close to that, you know, that heaviness. Probably because yung proseso nga nung paggawa namin was, we felt safe with each other, and then nag-enjoy kami, even the sensitive scenes. Hindi siya mahirap gawin. Kasi, una-una, kung ang director mo, klaro makipag-usap. Pangalawa, yung co-actors mo ay respectful, pinaparamdam sa'yo na safe ka, at the same time, tinatanggap din yung pagbibigay mo sa kanila, pag-acknowledge na you're safe with me. Walang problema eh. So, ayun siguro yung pagkakaiba nung napapanood ko na siya, na totoo na siya, na pelikula na siya, at nung ginagawa namin, may space in between eh, na hindi ko ma-explain hanggang ngayon kung ano yun. Yeah, same thing na yung process kasi it's so easy to work with each other kasi yun nga, malinaw yung instructions ni Direk Jun, malinaw din sa amin yung script kung bakit namin siya ginagawa. And yun, boundaries namin, yung klaro lahat. At the same time, actually nung napanood ko yung pelikula, dun lang ako, wow, mabigat pala siya. Kasi sobrang nagtatawanan kami sa scenes, madaming lokohan, pero yan, nagaan yung shooting process. Thank you. I think we have a question there. Yeah. Hello po. Hey po, good evening po. My name is Jared Lago. I'm a published author. So first of all, I would like to commend the writers of this film. Sobrang ganda. Especially now sa book community po kasi, very prominent yung teacher-student relationship. Pero in this film, it was laid out beautifully. Like it was opening boxes and boxes. Yung pagkaka-layout ng, yung build-up ng crescendo ng mismong paglatag, napakaganda. So I would like to commend si Derek and si Sir Elmer. Sobrang ganda. Now, yes, for the, thank you. Now, my question is, bilang manunulat kasi, isa sa pinakamahirap gawin ay yung pag-create po ng title. I wanna ask, is this the first title of the movie? Or, kung hindi po, what are the other titles that you chose, that you decided to choose before you end up with kanina, Mother's kanina actually, Son? Nag-post ako sa Facebook eh, ang isa sa mga unang title na naisip, sinasuggest namin, sinasuggest ko kay Jun was Bilang Anghel. Kasi Bilang Anghel, Filipino idiom for sana magkatotoo. Pag may sinabi ka, sana magkatotoo. Pero dito kasi parang nagkaroon siya ng ibang meaning. Kasi Bilang Anghel, because yung nadiderive ni Sarah yung kanyang pleasure from oral sex. And she's being pressured by supposedly parang angel, mga bata. Kaya yun ang naisip ko. Pero, nag-uusap din kami ni June, nung time din na yun, parang ang dami-dami nangyayari noon sa bansa natin, sa community, nakakaputang ina siya. Yung feeling na nakakaputang ina na itong nangyayari. And then, nanonormalize lahat ng mga bagay na ayaw nating manormalize. Nanonormalize yung pagsisinungaling, nanonormalize yung
yung mga bagay na abnormal na ginagawang normal sa atin. So it was really yung nung iniisip namin, sinabi niya na yung title. After that, dati na niya ng pelikula yung anak. Meron na siyang dating storyline ng anak ng Inamon title. And sabi namin, ah okay, mas maganda nga yung gusto namin pinaka-close. That, after lang gusto ko tayo, isa din sa mga title, sinadjust ko sa kanya was putang Inamon title. Kaya lang, sabi, syempre hindi natin pwede gawin. So talagang sabi niya, hindi na. Eh talaga ayaw na natin ipalabas yung pelikulan to. So, yung anakan ng Inamo was the closest to the expletive na maiisip namin. Kaya yun yung naging title niya. And then nung nagkaroon na lang, na-invite na siya sa Toronto, bigla namin na, anong translation niya sa English? O ano-ano na yung naisip namin. And then, yung Your Mother's Son, hindi siya literal, kasi supposedly may mga nagko-comment sa Twitter na dapat daw you are your mother's son. Pero yung Your Mother's Son kasi was parang hindi mo alam kung sino yung nagsasabi. Saka sino yung anak. Sino yung nanay. So hindi mo alam, parang ang labo. Parang, and then eventually, alam naman natin na hindi naman talaga sila mag-ina. So parang yung ano, pinagmulan ng title. Hello po, RC po. Hello. Ayun, una ay pagbati po sa director at sa mga manunggan at natin sa cast, ano, sa magandang pelikula at yung kinahangaan ko yung siguro paggamit ng unreliable narrator na ano na estilo sa pagsusulat sa literary text na nagamit sa, na-translate sa pelikula. So, pagbati po sa ganong estilo. Siguro, tatanong ko po na napakabigat nung topic na pinapakita sa pelikula. Siguro, paano nyo na-balance na magkaroon pa rin siya ng katatawanan dun sa pelikula kahit na napakabigat? Yung katatawanan, natural na lang namang lumalabas yun dun sa conversation, dun sa the way the dialogue was, you know, structured. And then I think the DNA ko naman, nasa DNA ko yun bilang director, yung humor. Pinsan kasi itong pelikulang to, kung uisipin nyo, pinsan talaga siya ng Big Night. Kasi it's tackling the same thing, but with Big Night, it's an all-out comedy, satire. Pero, na trivia lang, yung radio na tumutugtog habang nag-uusap yung magnana, yung news report doon, yung eksaktong news report na nag-open ng Big Night. So parang, if Big Night is about what's happening in Metro Manila, this one is about what's happening in the province na malayo sa epicenter ng power, but still, naaabot pa rin na naabot siya ng mga abusers natin, yung influence na yun. So, yun, it just comes naturally din sa dialogue. And I guess yung humor, nangyari na lang kasi napapansin ko when it gets really uncomfortable, yung reaction ng audience is to laugh at certain points of the film, especially pag may mga mura, pag may mga paggamit na ng mga tabu, for us tabu, di ba? Kasi napaka-conservative natin. Pag sinabi yung kepyas, pekpek, tite, yan, naaano tayo. Tabu kasi sa atin hanggang ngayon yun, hindi natin, but if you say vagina, dick in English, parang okay lang. Pero sa atin, pag ginagamit natin yun in Filipino, parang nag-react lagi. Parang nakapansin ko nga kung gusto kong magpatawa sa pelikula, naglagay lang ako dyan ng putang ina, may matatawa. Or maglagay ako ng, ay tite, may matatawa. Kasi it's still, to us, it's taboo. So, yun. Okay, I have a question there. Good evening po, I am Elle. And my question is, how did the team came up with the idea of being abused and why did they portray it using teacher-student relationship? Does it have to do with the abused students' quote-unquote experiences in real time with their abusive teachers? Anisha, we, yung process
process kasi ng brainstorm namin ni Elmer, we went through many scenarios. Para siyang, we were giving ourselves writing prompts. Ano yung possible, yung pinaka-interesting. And then, the idea of being abused in this country is that we look up to institutions that are supposed to protect us, and those institutions fail us. And for, you know, the Filipino na yung formative years niya, school, di ba? Yun yung, at least kung may problema ka sa bahay, natatakasan mo, yung public school, dun ka pupunta. Pero paano kung yung pinupuntahan mo yun is also not reliable? It's something that, you know, that's not safe for you. So, yun yung naging process namin. And then we decided to zero in on that. And of course, may na-involved din na research dyan. And then we found some stories na hindi naman talaga pinagtasehan, pero nalaman namin, okay, totoo. Hindi tayo nag-iimbento. May nangyari in 1970s na similar case. And so yun yung mga pinagkapitan namin. Okay, we have a question over there. First of all, congratulations po to all the cast, Direct Percy, Direct June, sa 10th anniversary ng Idea First. Very successful yung opening and napakaganda ng movie. So, sobrang kailangan ng matinding debriefing after ng movie. So, ayun, salamat po sa pag-invite dito. And, ayun po, my question po is for Direct June and as well as to the cast. So first po kay Direct June, nabanggit po kanina na ni Sir Elmer na ginawa niyo po tong Your Mother's Son is after the About Us but Not About Us. And yung About Us po is parang reflection or made based on your personal experience. So your Mother's Son po ba is also like that? Parang may personal experience niyo rin po ba? And yung question ko naman po next is sa mga cast, lalong-lalo na po kay Miss Prado and kay Kokoy, kasi napakaganda po ng mga eksena nila, especially po dun sa part ni Kokoy, yung facial expression niya lang po yung pinapakita nung nagsiselos po siya nung nag-uusap po yung tatlo. And kay Miss Prado po kasi, nakita po namin dito na parang ikaw po yung next generation ng ngayon ng Jacqueline Jose, kasi you're delivering your line po na parang, alam mo po like Jacqueline Jose na sobrang light lang, pero nadadamma po namin yung intensity ng mga linya. So yeah, thank you so much po. Vito Santos po pala, content creator from TikTok and Facebook. Based on experience, well, sa ayong lahat. Hindi ba pinagdaan natin, especially during the pandemic height of the pandemic na nakakulong tayo sa mga bahay natin, hindi tayo makalabasan yet outside. Things were happening and we had no control over what was happening outside. And, you know, there were, you know, people were being still shot on the streets while people were dying from, you know, COVID. And then there were things na, so yun yung sinabi nga kanina ni Elmer, yung parang kung konti na lang sasabog ka na eh. So I think that's the reason. Yun yung basis ko, yung experience ko. I'm sorry, yung question po pala sa us, parang wala palang question. Na-comment ko lang sila. How did you prepare po for that mga big scene or yung role niyo? Kasi napagaling niyo. Sorry. Salamat. Welcome po. Siguro mas sa script naman talaga kasi nga yung gabay din ni Direct June at yung tiwala na binigay niya sa bawat isa sa amin. At syempre yung respeto at tiwala din ng bawat sa isang actor din. Mas yun lang din talaga at matinding rating din talaga. At saka pinasmasan natin to direct ng isang buong araw nung nag-test kami sa location using an iPhone. So yun yung naalala ko. Yes, yun. Paano mo pinagandaan yung guitar scene? Then, disclaimer lang, sobrang na-stress po ako sa gitara talaga. Kasi I don't know how to freaking play. But, ayun, sana tawid naman. Kasi doon po na ako nag-stress, po pa rin yun na ako, huwag yun na pagtugtugin. So, basically yun lang yung naging problema talaga. As in, with the whole struggle. Pero with the whole story, feeling ko nga, like what I've said kila Direct Percy, na this film made me even more
siguro braver, like para makatalon pa ako with my limitations bilang aktor. So yun, malaking tulong tong pelikula to actually push me further. So yun, yun po malaking tulong yun. Una-una, thank you dun sa appreciation. Nabanggit mo si Tita Jane, si Jacqueline na sa'yo. Very Jacqueline na sa'yo po talaga yung nakikita kami kanina. Lagi kami dalawa na. Sobra, thank you. She was a... No, she was a very good friend of mine. And you know what happened naman. So, she would have loved to see this, I'm sure. I'm glad to hear na nakita niyo siya kasi sobrang swerte ko to have come across Jacqueline Jose in my lifetime. And yung, you know, the level of relationship that I had with her, yung kaya namin pag-usapan yung craft. Kaya siguro, ayun eh, pareho kaming believer na ano eh, bago ang lahat, pagsilbihan mo ang material. Pagsilbihan mo ang character, dapat klaro ang subtext sa'yo. Kasi ang katawan mo, ang boses mo, non-verbal cues mo, lahat susunod yun eh. Kung klaro yung subtext mo. So yun, Tita Jane, it worked. Pinaghanda, okay. Paano pinaghandaan? Actually, malaki siyang personal na paghanda, I think, for each one of us eh. In my case though, from the physical aspect, I had to gain weight. Kailangan baguhin yung buhok ko because I had to look older. And then, pati yung timbre ng boses ko, kailangan ko siya paghandaan. Kasi meron kaming particular age range na tinitingnan ni Jun and ni Elmer. So, even the nuances, kailangan ko siyang antabayanan. Thanks to my director and the writer, si Elmer and si Jun. Kasi they helped me out doon sa pwedeng reference materials. Kasi hindi siya madali psychologically eh. Ang hirap i-assume nung decision making ng character. Ang dami niyang splits, ang dami niyang breaks. Ang gusto ko kasing mahuli doon, ano yung cracks in between ni Sarah? Yun yung kailangan ko hanapin yung sagot na yun. And with the director is very clear with his communication. Tapos si Elmer din, ang dali makipag-usap eh. Ang klaro talaga ng communication line from sa production this, starting with the director and the writers, plus my co-actors. So nag-meld siya fluidly. Kaya yun yung nakita nyo. Totoo naman, napaka-uncomfortable nung pelikula. Pero, we are so lucky because there was never an inch of discomfort while we were doing it. Kasi ang klaro talaga ng proseso eh. At saka, ayun nga, siguro kapag hindi ka lang binibigyan ng kalayaan ng director mo, ng mga kasama mong gumagawa, o actors mo, I mean, the production staff, everyone, more than the freedom, it's really the trust. In different layers, no, yun ang mangyayari, ganyan ang produkto. Thank you po. Thank you. Thank you. Shucks, nakalimutan ko na kasi 2021 pa to eh. Pero, isa sa pinaka naalala ko na yung preparation namin is yun nga, we had a day before the shoot na bumisita na kami sa set. And feel the set. Kasi, yun nga eh, kailangan namin maintindihan yung milyon ng pelikula. So, ayun, naramdaman na namin na, kanayunan siya malayo eh. Nakalimutan. Na gawing Cebuana yung character. Cebuana po ba talaga si... Yes po, Bisaya. So, bakit nga ba naisip mag-Cebuana? Kasi yung tone. Yeah. Yun lang. Pero, tsaka I think, para din, hindi ko na maalala bakit ko na-suggest yun. Oh my God! Pero, isa sa mga, yun nga eh, sobrang lucky ko na despite the heaviness of the material, it felt really, really easy dahil nga yung co-actors, the team, everyone is so supportive and helpful and respectful with each other. So, yun. Yun talaga.
And we have questions up there. Magandang gabi. Binabati kita, Sir June, no? Lana, sa napakagandang pelikula. Ako nga pala si Jack Wigley. Yes. Taga UST. Ako naman. Very ano no, natutuwa ako at the same time nakakakilabot yung ipinakita dito sa pelikula kasi yung how the characters are cloistered because of the pandemic, that something crazy is happening, no, is about to happen. At saka yung komento ninyo tungkol dun sa abuso, no. Ang tanong ko lang, kasi nagkaroon ng pangalan, nagkaroon ng character si Sarah, no? Isang babae. And it reminded me of some films na abuse din ang naging tema, gaya ng Kisap Mata ni Mike De Leon, na si Dixie Lyon doon ang abuser. Lalaki usually, no, institutions are masculinized. Pero hindi ba kayo nagkaroon ng, ang tanong ko lang dito is, hindi ba kayo nagkaroon ng agam-agam o pagtutunggali na gawing babae yung abuser? Tapos yung kung paano siya nag-degenerate in the end, no? Mataas siya sa umpisa, parang teacher, worker, tapos and then eventually, bumaba ng bumaba hanggang dun sa nagmukha na siyang crazy na babae. So, naisip niyo ba kagad na dapat ganito yung character ng abuser? Yun ang interesado akong malaman. Maraming salamat. Ma'am, ano matagal na balitaktakan yun? Even among the class, I was discussing that, especially sa aming dalawa, ni Elmer na ginagawa namin yun. Of course, the answer to that is, you know, abuse knows no gender. But then, at the same time, we didn't want to demonize women. So, iniisip na yung paano ba natin babalansehin to. And then, that's why binuo namin yung character ni Ami. Para makita natin yung kontrapunto ng dalawang character. Kasi si Ami malinaw na napaka-pure ng gusto niya. Kasi niya lang mahalin siya. Naghahanap lang talaga siya ng totoong relationship. Wala siyang hinihinging kapalit, kundi pagmamahal, kaya niyang ibigay yon kasi hindi niya makuha yung klase ng pagmamahal na gusto niya. So, para sa akin, okay, may isa tayong representation sa babae na maayos at hindi nang-aabuso. Sa akin, nakampante na ako nung nagawa namin si Ami. Tsaka yung suggestion ni Laura na bigyan siya ng punto, sa akin, ang laking, one of the reasons why I wanted that is because the tone is different. It's malambing. May pagmamahal yung tono as opposed to dun sa diction ni Sarah. Kaya yun yung naging proseso. Pero until the very end, pinag-uusapan talaga namin yun. Conscious kami, but at the same time, hindi na rin ako natakot kasi parang alam naman natin na ang pang-abuso ay hindi lang limitado sa sexual orientation mo, sexual identity mo, gender mo. An abuser is an abuser and we need to expose them for who they are. We have our next question from Mr. Yeah. Hi, Howie Severino. unang gusto kong sabihin, no, bravo, no, ang ganda ng pelikula. Yung main observation ko rito ay napaka-authentic yung interaction dun sa ensemble ng mga artista, no? Authentic yung dialogue, authentic yung lines, yung mga sitwasyon, pati yung mga taboo, alam naman natin nagaganap yun, no? Yung erotic scenes, I found authentic. I was going to say authentic, pati yung Cebuana accent ni Ami, nung pala, Cebuana pala talaga siya. No? So, pero ngayon, she has a Manila accent, no? So, magaling na artista. ang comment ko lang doon sa sinabi ni Elmer, di ko masyado na-discern yung political message, Elmer, no? Yung mas tumatapa sa akin yung
hypocrisy ng ating lipunan, ng kultura, no, na yung mga relationship kailangan itago. Na ang tanong ko lang, bakit kailangan pilitin na mother son yung relationship nila sa lugar na yon? Are you saying na hindi pa rin acceptable yung older woman, younger man na relationship? Or is it because nasa probinsya sila? I mean, we see this all the time. Parang, at least sa lungsod, I mean, sa akin, no? At least sa circles ko, it's a normal social situation or relationship already. So ano yung gusto nyong ibahagi doon sa ganong klaseng tabu that seems to be going on, no? Na kailangan pilitin na yun nga, mother-son nung pala sila pala, mag-asawa pala sila in secret. Yun, exactly. Lagi namin yung pinag-usapan ni Emma na kung ang character natin ay lalaki, hindi question yun. Parang tanggap agad yun sa kahit sa probinsya na kahit you're 50 years old and you have a relationship with a younger woman na 25, tanggap, matatanggap. Pero kung babae yon, lalo na sa probinsya, ma-ostracize, especially yung babae. Saka, you have to remember, may isang layer na, may abuse na nangyayari. Because minor de edad, yung character ni Kokoy, nung nagkaroon sila ng relationship. So, yun yung nagpapakomplicate dun sa situation. Yeah, pwedeng tanggapin na eventually naging pwede sila, walang problema na magkaiba sila ng edad. Pero you have to remember yung layer ng abuse. May nangyaring abuse eh, ng power. Ginamit niya yung power niya. Inakit niya itong bata. Sinabi niya na aalagaan kita in exchange for sex, actually. And yun. At saka yung story kasi started, you know, way before the movie opens. Yung pretension, yung character si Eman was high school nung nangyari yung relationship, and during that time, he was really young and a minor. And that was the only way na may tatawid nila kung bakit sila nagsasama sa isang bahay dun sa nanay niya. But by the time kasi we opened the film, they're already a little bit much older, and you think na pwede na. But then the past complicates it, how the lie started, di ba? Yun yung nagpapakomplicate dun. And it, may dagdag din kasing guilt. Okay na, Howie. Good answers. Kinakabahan ako kay Howie. Okay, any other questions? We will have last two questions. Yeah, sorry, medyo mataas. So first, I would like to allow me to quote from late Becky Galiaga's saying that he said, "Try to find the beauty that is lost in the world." So in this case, how can you drive us to that beauty? How can you let us explore what kind of beauty that you would like to discover for not just for us, na medyo open-minded. How about those audiences na who are not as strong as this? I don't understand why we can't be strong to watch a movie like this when in real life we've experienced so much worse. I don't understand why. And then if we're talking about beauty, you can look for it yourself. This movie is not about beauty. This movie is about the fact that we've been so complacent. We thought that what's happening outside of our homes, outside of our family, is not going to affect us. But it is beginning to affect us. You think that by, you know, being neutral, not taking side, that you can live a beautiful life. You're in a bubble if you think that you can live a beautiful life. Because the mere fact na nasa linya ka at wala na tayong pasensya ngayon kapag may pila. As in, na mas nagiging entitled na tayo yun. Saan ang galing yun? Because napapanood natin sa TV na ang mga leaders natin, wala rin pasensya.
kailan lang may hinuli. Di ba may hinuli na ng kotse dahil may traffic violation. Pero they got away with it. And napapanood natin yun. Napapanood yun ng mga anak natin, napapanood yun ng mga bata. And I'm sure mangyayari at mangyayari yun, gagawin yun ng mga ordinaryong tao kasi ginawa ng mga taong tinitingala natin. So that is what the movie is about. It's not about beauty. You can look for beauty outside of your homes if you can find it. Congratulations. Last two questions. Hello. Hi. First of all, congratulations. I'm curious about two things. First is that ending. Ang ganda-ganda niya. It's very, for me, it's very broha. It's very, I'm reminded of movies like Maynila sa mga koko and Bo na yung biglang may breakdown yung biktima sa dulo ng film. What made you choose that ending? How did you come up with that? And second thing is, I noticed a lot of blue sa set and sa costumes. Was that intentional or nataon lang siya? Yung ending, again, pinstat talaga to ng Big Night. Yung Big Night also went through the same thing. It's also about, you know, being put in a situation where you have no control and you're being abused. But at the end of Big Night, he decided to be part of the system. He decided not to fight, he decided to be part of the system. And that's happening in Metro Manila. And, you know, I think that for some people, ako rin hindi ko rin alam eh, if it happens to me, na ano kaya magiging decision ko? Would I be strong enough to fight? Would I be strong enough to fight? More than just making movies. I mean, would I be strong enough to fight? Hindi ko rin alam. But there are people na hindi nila kaya and they will be part of the system. And so I also wanted to do a movie where the abuse fights back. At the end, the abuse, yung lalaban siya. Kasi gusto ko rin namang makita. Of course, that puts him in a situation where maka-question niya yung morality niya, maka-question niya bakit. Dahil hindi naman yun yung sagot, dun yung ginawa niya. But he's pushed to the wall and he has no choice but to do it. Yun. With regards... And also, I think, nung ginagawa, nung sinusulat din natin ito, because parang somehow we were paying also homage to the films na nag-influence sa amin. So, Insyang, Bona, and Kisapata were really big influences on me and June. So somehow parang gusto namin yung ganong drama na apatatao lang ng claustrophobic na ipapatayan sila. So, or gusto nilang patay ng isa't isa. So, and napaka-natural kasi nung flow ng story na dito siya hahantong. Dito ang mangyayari to na papatayin niya sa pamamagitan ng pagsaksak dun sa source ng power ng abuser niya. And then yung blue, I think, naging prominent siya because of the grading then. Yung grading ng pelikulang to dumaan sa... I think may tatlong version ng pelikulang to na iba't iba kulay niya. May isang pelikula na wala kang makita. Wala ka talagang makita. Iniisip ko, so ito, eventually we settled for this and then mas prominent yung blue because of the grading then. Hi, Derek June and Sir Elmer. Okay, I'll keep my question quick. How do you make the personal political, and how do you look for, or vice versa, and how do you make that cinematic, whether in your writing or during filming? Thank you. I know. You know, when it comes to storytelling, ang goal ko lang is, yung nasabi kanina ni Howie, I'm so, yun yata yung best, yung pag sinabing authentic yung pelikula mo, yun yung parang wala nang tataas or mas gaganda pang reaction doon because ang goal ko lang lagi, goal namin lahat when we tell stories is to be authentic. Just, you know, tell your story
tell the story that you can tell, tell the story that you're dying to tell, tell the story as if this is the only chance to tell a story. So if it happens to be political, the moment that we screen a film to the audience, it's not ours anymore. So the way you perceive, the way you filter, the way you receive our story, your opinion about our story, your opinion about the film, thank you, that's yours. If you think that our very personal story is political, then you're right. But to us, we're just being authentic storytellers. Yung politika, pumapasok na yan later on. Yung tema, pumapasok na yan later on. Meron lang kaming isang kwentong gusto naming maging totoo. Happy 10th anniversary to Idea First. I'm Greg from GMA Entertainment Group. And pasensya na po, I have two questions for the cast and the writer and the director. First, kasi my initial question was also about the ending, so I'm going to change it a bit. For the cast, were you satisfied with how your characters ended? And for the characters who were still alive, saan kaya sila papunta? Anong nangyari sa kanila? Because I'm curious about Amy's character. Siya ba ay mapagbibintangan doon sa murder? Si Eman, tama ba? Eman ba ay mahuhuli ng mga babalikan, ng mga politicians? So, yun po yung first question ko. Alright. Let's have Biggie answer first. Kasi mayroon importante kailangan gawin si Biggie pagkatapos ang sagot niya. Sorry, naihina po talaga kasi ako. Kasi dyan na kami ni Kokoy. Pero, wala naman ako ihingin na maiba dun sa akin. Kung paano siya pinitch sa akin na nilatag sa akin. Basically, okay na ako, solve ako dun. Kasi... Pero kung buhay tingin mo. Ha? Kung buhay tingin mo, saan papunta si Oliver? Magigitara lang siya. Hindi, kwento na lang. Hindi, meron tayong scene kasi. Diba? Nagkaroon kami na parang scene. Tama, diba? May scene kami dapat ni Kokoy na we were talking about our struggles. Na-delete yun. Na-inalit na wala yun. So. Yun, meron kasing ganung factor. Pero feeling ko kung boy si Oliver, feeling ko, kung okay, hindi tayo okay eh. So, I don't know. Feeling ko wala na rin ako. Feeling ko tuloy-tuloy pa rin ako pagiging pusher ko. So, yeah. Oh, happy? Malit pa rin titi mo, gano'n. Jeez. Parang feeling ko hindi naman mahuhuli kasi feeling ko naman nasa ugali naman ni Eman maging madiskarte. Pero feeling ko nga, tuloy niya rin siguro pag-addict niya, gano'n. Kasi meron siyang pananaw eh. Meron kasi tayong mga tao na kapag may gusto tayo, wala na tayong pakialam kung mali man o tama. Basta gagawin natin kasi gusto natin. So, diretso lang siya. Si Ami, feeling ko, okay, enjoy guys. So, with Ami, I think hindi naman siya mapagbibintangan kasi wala sa akin yung murder weapon at nagwala-wala na ako eh. Parang humingi na ako ng tulong sa campaign, sa mga nagka-campaign. So, yun. With regards dun sa nasa drug list ako, drug watch, baka dun ako malintikan kasi, di ba, nagda-drug test yun. So, yun, I think journey na ni Ami sa kulungan or kung ano mang mangyayari sa kanya. Yung ending ni Sarah, sapat lang yun. Deserve. Oo, kasi tama na yung mga ganun, di ba? Nakinabang na siya ng gusto sa buhay. Tsaka sa buhay ng iba. Parang tama lang na tumigil na yung cycle sa kanya. Well, hopefully, di ba? Pero may nabuhay, may... Sa katauhan ni Eman, nabuhay yung hindi mga tamang pamamaraan din, di ba? So, at least, may isang sangay ng vicious cycle na maaaring maputol. At sana sa totoong buhay, ganun nga. May pangalawang tanong?
The second question is, what is the relevance or symbolism of the old sick woman na hindi gumagalaw? Kasi, of course, may meaning yun sa amin, but nakukulihan ako if I have to explain myself, if I have to tell people what it means. I mean, as I said, when we, the moment that we release the film, it's already yours, and I hope you have your own interpretation. And I'm sure you'll get it. And if you don't, it's okay. It's okay. Thank you, Bob. Thank you. And then one last. There's one more. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Pagbalitin ko kayo tsaka ni Mickey, may papagawa tayo sa kanila. Okay, last question. Okay, hello po. I'm Hero from National University Manila. Curious lang po ako sa location kasi very realistic po siya. Kasi taga-province po ako, so lumaki ako sa province talaga. So, as in, kuha lahat ng details. So, saan po yung location? It's very, ano siya eh, ang galing. Parang mabisit nga rin. Sa Mindanao. Oh, Mindanao. Hindi, puso-puso. Antipolo. Antipolo, pupunta po kami bukas. Antipolo. So, ayan. Thank you po. Isang tagong part ng buso-buso. Pero by this time, wala. Develop na yun. Kasi nung nandun kami, ginagawa na yung kalsada. So, iba na siguritsura niya na yun. Okay, with that, we'll close our Q&A and ask the cast and our writer and our director for final words to hopefully entice more people to watch the movie. Maraming salamat sa pagpunta nyo dito at maraming salamat sa panonood nyo ng pelikula namin. Actually, mas excited kami na makita nito ng Filipino audience, no? And yun. Maraming salamat po sa opportunity din na ito. So, ayun nga, post tayo sa social media, hashtag enlighten, hashtag idea first, hashtag your mother son. So, sana magkaroon pa tayo ng maraming screening para mas mapanood pa siya ng maraming Pilipino. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat for making the time to watch our film. Kasi kahit naka kung saan sa ang parte na siya ng mundo nakapunta, ang talaga po namin gusto namin makapanood nito ay mga kapwa Pilipino po namin. Kasi kwento natin to we. Kaya maraming salamat po. Pinagbigyan niyo po kami ng panahon ninyo. And sana po may panahon din kayong mailaan para mapanood pa yung ibang mga pelikula sa Enlightened Film Festival ng The Idea First Company. Kasi katulad na sinabi ni June, we are storytellers. At napakarami pa pong kwento na naisikwento ng Idea First. Kaya maraming salamat po ulit. Ulitin ko na yung sinabi ko kanina na I'm really, truly grateful for your gift of presence dahil hindi biro yung magbigay ko yung oras para sa isang pelikula na usually hindi ito yung papanoorin pero binigyan nyo kami ng panahon. Maraming salamat. Kung nagustuhan ninyo, please pakisabi sa mga kakilala ninyo. Kung hindi nyo nagustuhan, huwag na kayong magsalita. At iniimbitahan ko rin kayo sa mga susunod na araw sa mga pelikula pang ipapalabas sa festival ng Idea First. Maraming salamat. Miggy, ikaw naman. Dahil nag-CR kayo, kailangan daw magkanta kayo. Gitara ka na lang. Tara kayo. Kaya maraming salamat po for being here. We truly appreciate it. Yung time nyo sana nabigay namin sa inyo satisfaction. Of us also waiting for this film since 2021. Malaking bagay yung sabi nandito kayo lahat. And kung gutom na kayo. And have a good night and have a good Friday as well. And hashtag lead. Let's go.
Grabe ka naman. Uy, sila. Muli po yun. Marami salamat po sa lahat ng nanonood ngayon. May sinabi ni Direk, kung di nyo nagustuhan, shut up na lang kayo. At kung nagustuhan nyo po, please, ipamahagi po ninyo magandang balita. At syempre, marami pong pelikula ang kalahok dito sa Enlighten Idea First Film Fest. At marami salamat po at muli. Mom, I hope proud ka sa akin. Nandito, first time po makanood ng nanay ko ng premiere ng aking pelikula. Sa tanda kong ito. My mom is there. And one of my sisters, Pia. Thank you so much. Muna niyo, mommy ko rin. Hello. Sana anak niyo pa rin po ako pagkatapos nila. Alright. Thank you very much, everyone. Reminder lang that Your Mother's Son is still playing here at Gateway, dyan sa Cinema 16. Tomorrow, we've got a full schedule. Thank you again sa Gateway. And on Sunday, it's playing again. So, Saturday and Sunday. Kung maraming manood, hopefully tuloy-tuloy lang kami. So, please spread the word kasi hindi madali makahanap ng avenues na pagpalabasan ng ganitong klaseng pelikula. So, sana ma-encourage natin ng mga tao na silipin. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Thank you. Thank you. Thank you.